Okay. Magandang umaga sa bawat isa, mga kapatid. How blessed are we in this morning na pinagkaloob sa atin ng Diyos. And indeed, that God is unconditional in love and overflowing with mercy. Maganda umaga sa bawat isa, mga kapatid. I just want to greet a beautiful morning, a blessed morning to each and everyone. Para po kila Kuya Ricky Medina, yan. Para kila Kuya Ray Cabiling, yan. Kila Ate Lydia, ganung umaga po sa inyo. Mami Junisha, kay Paul Joshua Miranda of Binongonan, yan. Kay Loreto Catrice, kay Tolitz, kamusta ka dyan? And sa iba pa po na maagang nag-tune in para sa ating worship service. Nais ko rin po batiin ang mga kapatid natin dito sa Binongonan. Hindi ko po man kayo nakita. Yan, sa Batangas, yan po. Coming in, Christine Podra, Ate Jem, Ate Ruby. Sige po. Pwede po ba tayo mag-greet ng happy or blessed morning dito sa ating comment section? Maybe we can paulanin natin to ng heart since nawala naman po itong bayan. No, ng greetings natin, clap offerings to God, an expression that is pleasing to God. You can comment here. You can comment in the comment section ng ating, yes, ating live streaming. There you go. Yan, para sa aking asawa, Lisa Lorraine. And beautiful morning for you. Yan. Okay. Para po sa iba naman, na pumapasok pa lang din po. There you go. Yan. Para po kay Noreen Rivera. Good morning po sa inyo. Yan. Paulanin po, friend D-Max. Sige po, mag-comment lang po kayo. Let's greet one another with this heart. Yan, yung amen hands. Yan, iba't ibang kulay ng mga puso. Yan, may blue, may red, may pink, lahat na po, no? Yan, kay Ate Malu, Respicio, Salvador, Tapas, Regalado, magandang umaga po. Yung mga kapatid natin, we are coming in together and getting ready to praise God, to know Him, to adore Him, to love Him. Good morning kay Myla. Myla de la Cruz of Binongonan. Kay Ate Greta. Yan, sa Tarun family. Kay, yan. Ayan po, sige po. Ate, yan. Sige po. Kay Aziliana Salvador, magandang umaga po sa inyo. Yan, sige po. Comment lang po kayo. Let's make this live streaming close to face where we can greet. No, sana we can hug one another. We can shake our hands together. Shake hands together. Yan. Eugene Tinaza, good morning sa'yo. Yan. Para kay Jane Bagilan Maralit, magandang umaga po. Yan, paulanin po natin ng likes, ng ating, ng hearts. Let's make this comment section alive, interactive sana po, no? Arsenio, Mami Arsenia, good morning po. Thank Miranda. Villalals, Mark. Kay Mark Sean, good morning. Janet Mazo, Ate Janet. Yan, ganda umaga po sa inyo. Para po sa ating announcement, sige po, pasok lang po yung ating mga kapatid. And let's continue to react with heart, with likes. Yan, kay Ate Mayan. Punta po tayo sa ating announcement. This morning, meron po tayong children's ministry, 9 o'clock to 10 a.m. together with the primary. Yan po, kung meron po kayong anak, pamangkin, pinsan,
any mga bulinggit. Yan, pwede niyo pong isama dito sa Zoom online or online children's ministry. And para po sa juniors, ayan po, mamaya pong hapon yan. And also para sa teens, yan, mga bagets natin. 4 o'clock to 5 o'clock p.m. Meron po tayong online prayer meeting every Wednesday. Yan, at 6:30 p.m. Everyone is so welcome. Invited po ang bawat isa. Let's join our hands together to pray. Lalong-lalo na, we really need prayer. No, mga kapatid. Being desperate to God to move in and through us, mga kapatid. And meron po tayong Zoom fellowship right after ng preaching, ang ating prayer meeting. And last, if you are preparing, praying and pray, offering and preparing yung inyong tithes and offerings for this Sunday, maaari po kayong kumonek kay Ate Christy at this contact number. Pwede rin yung pong screenshot. Or right this time, you may write our MBTC saving account number. Pwede nyo pong ihulog yan. Inyong mga tithes and offering. And para po sa ating mga birthday celebrants, let's greet ang ating mga birthday celebrants. Kay Pauline De Los Reyes, Albert Dino, Rayjan Kabiling, Ben Rabino, Anesita Camacho, Beth Faustino, Dominic Gonzalez, Kuya Seto, Tarun, yan, from April 11 down to April 17. And para naman po sa ating April to 24th of April celebrants, we have Joey Dayandayan, Rosaline Magan, Roldan Padasas, Pamela Fermalan, Maria Luisa Norbe, Nico Ramos, Cherry Palencia, last but not the least, Richard Regala. Maganda at pinagpalang birthday po, kaarawan po sa inyo mga kapatid. Yan. Para naman po, para sa ating mga sweet lovers, happy wedding anniversary. Para kay at Kuya Sonny and Ate Perlala Paderogaya. Yan, belated po wedding anniversary sa inyo and para po kay Kuya June and Ate Lulu Talusan, a blessed wedding anniversary din po. Ganun din po para kay Kuya Mario and Lita Hidalgo from April 18 to April 24 wedding anniversaries. Antabayanan po natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Unting minuto na lang po, 2 minuto po tayo po ay aawit, sasamba, pupuri sa Panginoong matututo sa kanyang mga salita. Pag-uusapan po natin is the second part of the series natin, the Ten Commandments. And I pray that each and everyone will be prepared physically, mentally, spiritually this moment. In 2 minutes po, mag-start na po tayo ng ating worship service. Ihanda na po natin ang ating mga sariling Biblia, ang ating mga notes, para po maging handa tayo kung ano man sasabihin sa atin ng ating Panginoon sa isang pinagpala na umaga na to, araw ng pagsamba natin sa Kanya. 2 minutes po, mag-start na po tayo ng ating worship service. May the Lord be with us.
came to live, live a perfect life. He came to live, the living Word and light. He came to die, so we be reconciled. He came to rise, to show His power and might. And that's why we praise Him, that's why we sing. Sing the night.
Sabi nila, may ano, may nakikita ako dito.
Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang Exodus chapter 20, verse 1 to 11. Exodo, kabanata 20, talata 1 hanggang 11. Babasahin ko po sa Tagalog. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibubuhuin na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito, ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita at lahat ng magsasabing salamat sa Diyos. Umaga sa bawat isa, tayo ay dadako sa pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoon. At dito sa ating pag-aaralan, ang pinaka-context nung ibinigay ang mga kautusan sa pamamagitan ni Moses ay ganito ang sitwasyon. Ang mga Israelites ay nasa gilid ng bundok. Si Moses ay nagpunta sa bundok kung saan nandoon ang Panginoon, at nandun yung ano, no, yung kapangyarihan ng Diyos ay kitang-kita, at nandoon ang buong pagkatakot ng mga bawat nilalang sa nanandoon sa lugar na yon. At sabi nga ay walang dapat lumapit sa bundok na yon, no, kung hindi ay tao man, hayop, kundi ay babatuhin sila, no. So ito yung ating pag-aaralan sa pagpapatuloy natin doon sa ating series. Pero siyempre, bago yun mga kapatid, tayo ay dadako sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, nagpupuri kami. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw din ang nagnanais na magbigay ng iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa aming tutunghayan, nakita namin kung paanong nais mong bigyan ng pagpapala at di mapahamak ang mga Israelites. At alam namin na hindi ka nagbabago. Ito pa rin ang nais mo. Kami ay mapagpala at magawa ang mga dapat sa iyong harap upang ikaw ay magpala sa bawat isa. Hiling namin, Panginoon, sa paglapit namin sa iyo, tulungan mong maisalang-alang namin, ikaw bilang banal na Diyos, kaya nga humihingi kami
ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan. Linisin mo kami upang kami ay lalapit sa iyo ng may kapayapaan at kagalakan. Nais din namin, Panginoon, ang iyong pagbibigay ng anointing sa bawat isa upang ang aming mga puso at kaisipan ay magiging handa sa mga nais mong ituro sa amin. Gamitin mo ang iyong lingkod. Gamitin mo ang bawat isa upang ipaalala sa isa't isa ang mga bagay na ito. Makita rin namin ang mga implikasyon nito sa aming buhay. Lord, we ask ang iyong pagpapala rin na patuloy sa bawat isa. Nagpapasalamat kami sa iyong paggabay at patuloy na pag-iingat ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin, Panginoon. At nais naming hilingin ang iyong pagpapala din sa mga kapatiran namin na nag-celebrate ng kanilang birthdays at anniversaries. We pray that you will bless them. And we also ask ang patuloy na awa mo sa bawat isa, bawat isang miyembro ng aming pamilya. Encourage mo kami na patuloy na titiwala sa iyo upang iyong kapayapaan ay aming matatamo. Lord, gabayan mo kami ng iyong banal na espiritu sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pangatlo at pang-apat na kautusan na ibinigay kay Moses. Ang ating exegesis ay God commanded the Israelites to regard His name and the Sabbath with holiness in order to bless them. So ito yung katuruan. No? Kaya tayo merong exegesis, parang pinapakita kung ano yung itinuturo nito at that context, that historical context, yan po yung ating makikita. Para hindi naman po sa pag-apply natin, hindi buong-buo ay makikita natin to, kundi makita natin ang implikasyon nito sa ating buhay. Ibig sabihin ng exegesis, yung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ako to pinopoint out, mga kapatid, kasi minsan dumadako rin tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Makita natin, hindi yung nais nating sabihin, gamitin lang ang salita ng Diyos, dahil nagkakaroon ng mga kulto, no? Kundi ano ba yung sinasabi ng Diyos, kasi to interpret, no, exegete out of kung ano yun nandoon at makita, no, lead, makita ito kung ano yung analysis nito in its content, historical, literary context nandoon. Okay, timeline nito, Old Testament, this is sinasabi to kay Moses, tapos nabanggit din ang Sabbath during the Lord's time, the Lord Jesus' time on earth. Napag-usapan din. And also, ano yung Sabbath implication natin sa mga early Christians at sa atin, no? So, ganun yung ano, yung ating makikita. So, mula rito, noon, panahon ni Moses, parang ganito na raw ang Mount Sinai, no? Nung ngayon. Parang naging tourist spot na siya. So, yun. So, para ding sa atin, ano ba yung hermeneutics natin? Ano yung ma-discover natin meaning nito? In the Bible, for your life, in our era, faithfully taking its intent into today's world. No? This is a type of discernment process. A ways of mining of God, no, for God, yung kanyang person and also His truth. So ang ating team ngayon, ito yung parang naging hermeneutics natin. If we honor God by regarding His name and His designated Sabbath with holiness, He will bless us. Pero pag nakalagay dun sa ano, sa kautusan, there will be a curse kung mababiolate mo yun. Kaya nga niya sinasabi that we should honor so that instead of being cursed, He will bless us. No? So, if we obey, we will be blessed. No? Yan, no? So, ang pag-uusapan natin, the third and the fourth commandment. Makita niyo may bilog na yun, no? Yun yung mapa ng Sinai na
ibinigay ng Panginoon yung kanyang kautusan sa lugar na yun pagkatapos nilang tumawid sa dagat, ano, Red Sea, at sila ay naging malaya mula sa Egypt. Bago binigay yung kautusan, sila ay mayroon ng relasyon sa Diyos. So yun yung makikita natin. Sila ay pinili na ng Diyos bilang kanilang mga kanyang mga people. Okay? So ang background natin sa Ten Commandments, meron lang tayong tatlong points, no? Background, tapos Third Commandments, tapos yung Fourth Commandments. Ang background natin, ito ay diniscuss ni Pastor Robert. You shall have no other gods, and you shall not make other gods, no? Hindi tayo... Actually, ito yung nangyayari ngayon. People wanted to make themselves God. Paano yun? Una, sa abortion. Only God has the right to take a life because siya yung nagbigay. But yung mga nag-a-abort, they are the ones deciding who will live or not. Di ba? They make themselves gods. O yung mga, ano naman, sa gender, ginawa kang lalaki, hindi mo pwedeng sabihin babae ka. Kasi ang Diyos ang gumawa sa iyo. Yan yun. No? Kaya you are making yourself God pag sinabi mong hindi. Diba? Parang sinabi mo nagkamali ang Diyos. Yan. Okay, so yun yung mga example. Shall not make other gods. The Lord's commandment are meant to give us freedom. Diba? Sabi nga ni Pastor Robert, this is the freedom commandment. Sabi nga ng ating Panginoon, if you continue in my word, then you are truly my disciples and you will know the truth and the truth will set you free. The truth will bless you. So, dapat maging mindful tayo kung ano ang kautusan ng Panginoon sa atin. Yan. So, God's commandments are not the ones we should adjust to our lifestyle. But rather, our lifestyle should revolve and be guided by His precepts. No? So, ang nangyayari, dapat tayong mag-a-adjust sa mga kagustuhan ng Panginoon. Kasi tayo yung people, siya yung God. Okay. Tapos din, dun sa kautusan na ito, maaaring nagtataka kayo, may mga nakikita kayo sa mga simbahan na magkaiba. No? Dito sa ating Bible, dun sa... kautusan na yun. Kayo na ang mag-analyze. Yan. Yung Ten Commandments in comparison, yung nandito sa may kaliwa, ito yung ating stand, no? Bilang mainline, Christian, born again, no? So, nandito, 10 utos ng Diyos. Dito naman sa nakagisna natin, merong 10 utos din, kaya lang nawawala yung number 2 na dapat nandun. Tapos yung number 10, nahati sa dalawa, naging 9 and 10. So naging 10 pa rin. Diba? The commandment 10 is split into 2. So yun yung nangyari. So, paano natin malalaman? Ano ba ang tama talaga dyan? Yan. Tignan natin yung ano. Yan, dalawa na yan. No? Ano yung nangyari? Nawala yung 2, na split yung 10 into 2. E yung kubet, pareho lang naman yan, di ba? Pag tinignan nyo, nagpukubet ng neighbor's wife, neighbor's goods, no? So, pareho lang. Paano natin malalaman? Kanino ba binigay ito? Kaya nga, makikita natin dapat yung pupunta tayo sa historical context o literary context nito. Galing sa Hebrew Bible, ito yung nakalagay, no? Sa Exodus 24, yeah, 20 verse 4. You will not make for you a sculpture or any resemblance which is in the skies, which in the land, which is in the waters of the land, no? Parang literal kasing pagkaka-translate niyan. So, yun yung translation. Nasa Hebrew Bible, kanino ba binigay ang commandment na to sa mga Jews. So, nandun siya. Tapos yung verse 17 naman,
Nakalagay din doon, buo. You will not crave the house of your companion, or you will not crave his wife, no? His bondswoman, his servant, his ox, his donkey, or his goods. So, nakalagay dyan. So, kayo na mag-analyze. Ano ba yung tama? Yan ang ating ano. So, tignan natin dun sa original na scripture, hindi dun sa translation ng nung in versions, no? Sa ating tignan natin yung mga original. Kaya nga mahalaga yung mga manuscript na pinakamalapit sa original. Okay. So, makikita natin 'yan. So, God commanded the Israelites. So, makikita nyo, the Israelites was commanded to regard His name and the Sabbath with holiness in order to bless them. Okay? So if we honor God by regarding His name and His designated Sabbath with holiness, He will bless us. Ito yung sa parang part natin, yung parang sa context natin. Yan. So, 3.0, no? So, yan yung mga uso ngayon, no? Mga comment, no? Kung nasang timestamp, no? So, you shall not take His name in vain. So, huwag gamitin ang kanyang pangalan. So, walang kabuluhan. Basahin natin sa verse 11. You shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not leave him unpunished who takes His name in vain. So, sabi rito, huwag gamitin. So, walang kwentang paraan ang pangalan ng ating Panginoon. So, makikita natin yan dito sa ano bang ibig sabihin ng blasphemy, no? Sabi dyan, ang blasphemy sa Tagalog, no, profanity, kalapatingan. No? Di ko alam kung ngayon ko lang na basa, narinig yan, no? And blasphemy is kalapastanganan o pamumusong. Yan yung Tagalog na ginagamit. No? Huwag gamitin ang pangalan ng Panginoon sa... Yan. You shall not take the name of the Lord in vain. Hindi mo siya gagamitin lightly. No? Dito makikita natin na merong strict prohibition sa kanila ang paggamit ng pangalan ng Panginoon. Supposing that having taken Jehovah for their God, they would make mention of His name, this command gives a caution not to mention it in vain. It is still as needful as ever ngayon. Hindi naman nagbabago ang Panginoon kung meron siyang high regard na huwag gamitin ang kanyang pangalan sa walang kwentang bagay noon. Hanggang ngayon yun, hindi siya nagbabago. So, paano ba natin natitake the name of the Lord, our God in vain? By hypocrisy, making profession of God's name, but by not living according to that profession. Bawa sinasabi niyong Christian kayo, and then you are not living according to it. O kaya, ginagamit niyo ang pangalan niya for gain o for grandstanding, no? By covenant breaking, if we make promises to God and perform not to the Lord our vows, we take His name in vain. Pag hindi tayo sumusunod, o by rash swearing, ano mo yan, yung, sige, yan. Makikipag covenant na kayo agad sa isang person, nangangako kayo, you're using the name of God, tapos hindi nyo naman balak na tuparin yun. Okay? Wala namang mahalagang bagay, gagamitin nyo pa ang pangalan ng Panginoon. And by false swearing, okay, minsan
Nagagalit kayo sa isang tao, gagamitin niyo pa yung pangalan ng Diyos. No? Susumpain niyo pa siya sa pangalan ng Diyos. Hindi po yun tama. Okay. By using the name of God lightly and carelessly. Halimbawa, ginagamit niyo siya sa inyong mga, ano, yung, kung may masabi lang kayo, sasabihin niyo yung pangalan niya, no? Expression. O kaya, minsan kahit nga euphemism, di ba? Gumagamit tayo ng ganon. We profane the law, the name of the Lord. That is forbidden. Sabi niyan, the Lord will not leave him guiltless or unpunished, those who takes the name of the Lord in vain. Hindi niya hahayaan. Kaya nga, akala lang natin wala, no? Alam niyo yung mga minsan, sinasabi ko to, pag mayroong pelikula, papanoorin ko, tapos nakita ko may mga profanity, ginagamit yung pangalan ng ating Panginoon, walang kakwenta-kwentang bagay, ginagawang expression, o kaya yung mga songs, ginagamit ang pangalan niya, walang kakwenta-kwenta, I would rather not watch it. I would rather not hear those songs. Kasi magiging kasama ako sa paggamit noon. If you can help it, if you can notice it, stop it. Huwag nating hayaan, no, na gamitin. Alam nyo ba na ang mga Jews sa kanilang mga religious festival, once a year lang nila ginagamit ang pangalan ni Yahweh, no? Yahweh, pangalan niya, no, para maintindihan natin, name ni God, Yahweh sa mga Jews. American version niyan, Jehovah. Kaya kung merong mga kulto nagsasabi sa inyo, ito lang ang pangalan niya, hindi ganito, hindi ganon, nagkakamali lang po yun sila ng pagkakaintindi. Yan. Sa atin, Diyos. Sa Amerika, Jehovah. Sa Jew, Yahweh. No? So, kasi gusto lang nila maging exclusive para daw sila lang yung tama. No? Hindi po totoo yun. Pero ang mga Jew, gagamitin lang nila ang pangalan ni God once a year dun sa Yom Kippur. Dun sa, ano, parang time of atonement, day of atonement nila. Yun, gagamitin nila ang pangalan ng Diyos sa paghingi nila ng tawad sa Diyos once a year. And when they are copying the name of God, kaya nga makikita nyo, no, sa manuscript ng Hebrew, walang ano, YHWH lang ang nakalagay. Hindi nila sinusulat ng buo. At pag isusulat na nila yon, gagamit sila ng ibang ballpen o stylus dati at isusulat nila yon. Tapos, pag hindi na pangalan ni God, susulat naman nila ng ibang ballpen. No? Kaya nga, sa ibang mga manuscript, yung Adonai, ang kanilang sinusulat, yung Lord, para hindi nila magamit lagi yung pangalan ni God. No? So, yun, kailangan maingat. Merong isang sample na lumalapas tangan sa pangalan ni God, no? Siya ay malaking tao, warrior, champion daw, no, ng mga Philistine. And he is cursing David by David's God, no? Yung God ni David, kinakurse niya. Kaya ang ginamit sa kanya, isang bata lang. Ang champion, di rin mo champion yun, pero si David, no, full of the Spirit of God, nilabanan niya itong champion na to. So ano nangyari sa kanya? He's cursing, he's using, misusing the name of God. Naputulan siya ng ulo. At ang pumutol ng ulo niya, isang bata na paslit. Diba? Dahil hindi niya ginagamit ang pangalan ng
So tayo din, dapat matakot tayo sa paggamit ng pangalan ng Diyos sa walang katuturan na bagay. Gamitin natin to sa mga mahalagang paggamit lang ng kanyang pangalan. So yan ang ating dapat na tandaan. Do not take the name of the Lord your God in vain. And secondly, ang bilis natin, ano? Dalawa lang points natin, pero itong ating 4.0 ay medyo mas mahaba ng konti, no? Okay. Sabi dyan, remember the Sabbath day and keep it holy. Una, the Lord do not want you to be punished, but to bless you by keeping His name holy. And He wanted to bless you also by remembering the designated Sabbath day and keep it holy. So ano yung gusto niyang sabihin dito? Yan. Kasi sa version nito, remember the Sabbath day and keep it holy. So yun ang sabi niya, Sabbath day, keep it holy. Why? Kasi dineclare ni God that the Sabbath day is holy sa kanya. For 6 days you shall labor and do all your work. But on the seventh day is a Sabbath of the Lord your God. On it you shall not do any work. You or your son or your daughter or your male servant or slave or your female slave or your cattle or your resident who stays with you. Anong ibig sabihin yan? Lahat nung nandoon sa iyong buong kabahayan, kausap niyo ito dito, mga lalaki, no? Yung mga heads ng families, ikaw na leader sa iyong bahay, no? Kayo na mga magulang, sabi niya, you shall not do any work. You, your son, your daughter, your male servant, female slave. Baka sabihin niyo kasi, hindi naman ako nagtatrabaho, siya naman eh. So, dinelegate niyo lang, no? Or your cattle or your resident who stays with you. So sabi niya sa mga Jews ito. Yan. And for in 6 days, ang basis niya, sabi niya, in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, and the sea, and everything that is in them, and He rested on the seventh day. For that reason, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Kita natin sa verse 11, napaka linaw. Dito sa ang pinaka background nito sa passage na ito, the Israelites were commanded to remember the Sabbath day and to keep it holy. Yan. Kasi yun yung gusto ng Panginoon sa kanya. Bago sila bigyan ng ng command na ito, no? Merong, alam niyo yung mana, 6 days nagpaulan ng mana ang yung bread nila, di ba? Pero pagdating ng 6 days, twice as much ang kanilang kukunin. Wala nang kukuha ng seventh day kasi provided na yun. Ibig sabihin, mga kapatid, ng principle, sa loob ng 7 araw, ang iyong provision ibibigay ng Panginoon sa iyo in 6 days. Whether you want to work 6 days or 7 days, God will provide for that, no? Sa iyo. Yan. So, dito tayo nagkakaproblema. Ako may nakita rin akong implication nito sa ating buhay. The Israelites were commanded to keep the Sabbath holy because the Lord made it holy. The Lord prescribed yung araw na ito sa kanila, a day dedicated to Him, to His Word, to His work. Yung iba kasi ang tingin nila Sabbath day, rest ko to, parang ganon. Wala akong dapat na gawin, kahit sa Panginoon, akin to. Parang, hindi po. Kasi ang gusto ng Panginoon, during the Sabbath day, He wanted you to connect with Him. To reflect kung ano yung mga ginagawa mo for 6 days. Diyan sa magandang natutunan ko to sa Sunday school kay Ate Mel, para maging meaningful daw yung 6 days mo, you need to reflect on it
during your seventh day na pamamahinga. So yun, ma-reflect mo daw yun. Hindi mo na gawin kung ano yung ginagawa mo. Maging iba naman yung ginagawa mo. And basically, when you reflect it with the Lord's in mind. Kung ano yung mga gusto niya. No? So, it's worth to be kept as holy and set apart time agreed upon by them. Pero sa atin, sa panahon natin, agreed upon by the church or local denominations. Not to be disputed. Kasi ito yung ano eh, minsan may isang sekta na dinidispute nila. Bakit pinag-violate niyo yung Sabbath? Hindi dapat Linggo, dapat Saturday. Parang ganun ang gusto nila, no? Mas mahalaga pa yung dispute na yun kesa i-share yung gospel. Sa ibang tao, parang yun yung kanilang naging battle cry. No? Yun na lang ang battle cry, hindi na yung about the salvation given by the Lord Jesus Christ. No. The Lord blessed the Sabbath and made it distinct. Isa sa interpretation ng holy is being distinct from other or set apart. So yun yung holy, consecrated, no? Ganon. He bless it and observe it. So, the Lord bless the Sabbath, no? And keep it holy. So parang chiastic, no? Alam niyo yung chiastic? Ganon mag-reason ng mga Jews eh. The Lord made the Sabbath day, keep it holy. So if you keep it holy, no? The Lord bless the Sabbath day and keep it holy. So if you keep it holy, you will be blessed. Nakikita niyo yung implication? God bless it. To keep it holy, ang kanyang ibig sabihin, ang kanyang command. And when you keep it holy, you will be blessed. Kasi makaka-rest kayo, malalaman nyo ang mga kalooban ng Panginoon, makikita nyo yung mga dapat nyong gawing adjustment, lalo sa mga trabaho, no? Yan. Kaya nga, yung problema natin, nakita ko during the pandemic, naalala ko yung ano, yung Sabbath day ng yung Sabbath day ng lupa ng Israelites nung sila ay na exile sa Babylon. Na-exile sila for 70 years. No, sa Leviticus, sabi pa ng Panginoon dito, hindi pa nangyayari yun, ha? Then the land will restore its Sabbath days, all the days of the desolation, while you are in your enemy's land, then the land will rest and restore its Sabbaths. Hindi pa ito nangyayari. Leviticus pa lang ito, sabi ni God, pag hindi nyo sinunod ang aking mga kautusan sa inyo, nagkaroon kayo ng mga Diyos-Diyosan, sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, gumawa kayo ng mga Diyos-Diyosan, hindi nyo ako in-honor, hindi nyo in-honor ang Sabbath ko, mai-exile kayo. At yung exile na yon magiging Sabbath ng lupa ninyo. Then the land will rest and restore its Sabbath. Nangyari ba yon? Nangyari yon. He took into exile those who had escaped from the sword to Babylon. No? Halos pinagpapatay lahat ng natira doon, ang pinaka naiwan na lang doon sa Jerusalem, sa Judea, yung pinaka walang silbi na lang talaga. No? At kinuha sila lahat. Yung iba pinagpapatay. Sabi diyan, until the rule of the kingdom of Persia. So hindi lang panahon ng Babylon, umabot pa sila sa panahon ng Persia, 70 years, to fulfill the word of the Lord from the mouth of Jeremiah, until the land, in fact, hindi pa si Jeremiah, Leviticus pa lang, sinasabi na, until the land had enjoyed its Sabbaths. All the days of its desolation, it kept the Sabbath until 70 years were complete. Why? Kasi ang kautusan din ng Panginoon, in 6 years' time, itil nyo yung lupa. Pero on the 7th year, lagyan nyo ng Sabbath yung lupa para makapahinga.
yung 6 years na yon, sapat ang ibinigay ko to last you, sabi nga ng Panginoon, to last you for 8 years. The 6 years work will last you for 8 years. So hindi nyo kailangan mag-alala na on the 8 year, wala kayong kakainin kasi magtatanim pa lang kayo because the Lord will provide for you. So anong principle makikita natin doon? You can work with all your heart on the 6 days, pero you need to rest. Magkaroon kayo ng rest, magkaroon ng kayo ng time kay God, time sa kanyang salita, time sa kanyang gawain. Yan. And God will take care of you, no? So, ano pa? The Lord exacted this Sabbath rest for the land as most of the land went idle for 70 years. So, parang pag kinuwenta nyo yan, around 490 years silang hindi nagsabat ng kanilang lupa, akala nila okay lang. Pero hindi nila alam, nakaprograma yung kay God, it was exacted from them. So inalis na sila dun sa lupa so that the land could rest. Kasi prinsipyo ng Panginoon eh. So sa atin din, bilang mga tao, prinsipyo ng Panginoon na meron kayong isang araw para sa Panginoon at para din sa inyong sariling kapahingahan. Pero dapat purposeful ang inyong kapahingahan, no? Baka naman pag Sunday nasa beach kayo, no? O pag Sunday nasa sabungan kayo. O nasa mall. So ang maganda nangyari ngayong ano, ngayong pandemic, pwede naman palang walang mall. So ilang araw nang walang mall? Baka kasi hindi na tayo nagsasabat. Ang ating bansa, pag Sunday, dun pa talagang nakabukas yung mga mall. Not to honor God, not bukas ang sabungan. Pwede naman palang walang sabungan. Ba? Bukas yung ano, yung mga park. Bukas yung mga casino. Di ba? Bukas yung lahat ng mga restaurant. Yung mga bikers, no? Pag Sunday. Ayan. Oh, pero kung papunta sa church, okay lang. Pero yung iikot kayo, no, mauna pa yon. Tapos sa gabi pa kayo mag-church. Diba? Seek first the kingdom of God ba? Hindi eh. O ano pa yung mga wala doon na sa tingin natin, ang daming nating ginawa na pwede naman palang wala o pwede namang walang alak. Diba? Pwede rin walang palengke. Pag Sunday. In fact, kaya magastos sa power sa mas mataas ang bilihin, hindi nagpapahiya yung mga tao eh. The consumption is 7 times. Imbis na 6 times lang, nag-overheat yung mga generators natin. Oh, nagkaka-brown out. Hindi nagpapahinga. Mas mataas ang bilihin. Why? Because they charge you for 7 days na expenses. Pwede naman. Sa Australia nga, Sunday, walang bukas na ano, mga malls. Nung nakapunta ako doon, ha? Secular pa na bansa ang Australia. So, tignan natin. Ano ba yung mga pwede nating itama? O pwede naman palang wala. Why? Kasi we fail to be salt and light. Kung ang mga Christian hindi nagpupunta sa mall pag Sunday, ma-notice yan. Madami tayo, no? O mukha lang marami. Yan. So, dati naman, no? Ang ating bansa, pag Sunday, halos sarado yung mga ano. Wala nga bukas, no? Ngayon, bukas lahat. In fact, mas marami pang tao sa Wilcon kesa sa church. Diba? Dapat magpahinga. Magbigay ng panahon sa Panginoon. Pwede nga walang meeting-meeting eh. Pag Sunday. Why? Naranasan naman natin eh. Oh, lagi nating sinasabi, kailangan ganito.
But we must devote the time, gayahin natin ang Panginoon sa paggamit, di ba? Ano ba niya ginagamit? Di naman natin sabihin wala na tayong gawin. Ang Panginoon, nagpapagaling siya pag sabat. Nagpapagaling siya, nagbibigay siya ng pagtuturo. Doon dinidevote ang time during the sabat. Sa pagtuturo, hindi doon sa work. Sa pag-evangelize, sa pag-disciple. Yan, pwede natin gamitin. Pamamahingan ng inyong katawan. Pagtuturo sa inyong mga anak. Diba? Kahit nga sa mga gadget, dapat nagsasabat din kayo pag Sunday. Diba? Naka-Mobile Legend pa rin kayo Sunday na. Diba? Ibang brand naman. Ayan. Ano? Bible app naman pag Sunday, mga kapatid. Ubusin nyo naman ang Sunday nyo sa Bible apps. Okay? Maraming commentary. Basa-basa kayo dyan. Nag-evangelize kayo. O, yun yung pwede natin gawin. Sa... Kaya nga noon, mas... Ano, no? Magtataka ka. Sabi na, download na tayo ngayon. Ngayon, may dalawa kang anak. Minsan nga, isa lang, no? Dalawa kayo nagtatrabaho. Hindi pa nga siya. Diba? Pero noon, sampu ang anak, isa lang nagtatrabaho, kasya. Mas okay pa tayo noon kesa ngayon. Why? Kasi may sabat pang Pilipinas noon eh. Diba? Kalokohan lang yung sinasabi. Dati, no, mga sabungero sinasabi. Pag hindi nagkaroon ng sabong, magkaka-civil war. Hindi po totoo yan. O wala namang sabong, nagka-civil war ba? Kalokohan po yun, mga kasinungalingan ng mga manunugal, no? So, ayan. So, this is a time to reflect. Why? Because the Lord will give you what is allotted for your needs in a week. No? If you will not rest, you will get sick. If you will not reflect on the Lord, you will be spiritual sick. If you will not rest, you will be emotionally sick. Yeah. Kaya nga, teachers ba kayo? Pag Sabat day, huwag niyo na kayo magbigay ng assignments. Diba? Sabat na yun eh. Let the kids, the children rest. Oh. Principal ba kayo? Huwag niyo nang guluhin yung inyong mga teachers. Diba? Yan. Okay. So, tingnan nyo yun kung paano na magiging ang Sabat. No? Sabi nga, ikaw na person of authority will prevent others from violating the Sabat. Ganun po yun. Kung meron po kayong leadership, you will prevent others from violating it. Yan. Why? Because hindi lang po tayo physical na mga tao. Spiritual po tayong mga tao. Meron tayong spiritual na dapat na magiging refleksyon. Okay, no? If God, who is the creator of heaven and earth, exemplified, no? That a perfect being, di naman napapagod si God eh. Inexhaustible ang power niya. Pero ginawa niya to for 6 days, creation, he rested, how much more tayo na very limited. But, in-exemplify niya, because we are created in the image of God. Nakikita niyo yun. Since we are created in the image of God, we need to follow Him also. So, your life's priority is obedience, not convenience. Kasi ang nangyayari, inuuna natin yung convenience natin. Kaya na, ba-violate natin yung Sabat. Why? Kasi ito yung mas ano. Kasi pag Sunday, walang traffic. Dami ko na pupuntahan. Yan.
Kasi mga kaibigan ko nandun sa beach. Diba? Doon kami nag-worship. Tumingin kami sa araw, no? Para pang sun worshiper pa kayo ngayon, no? Nangyari. Your life priority is obedience to God and not for your own convenience. So, ang ating lifestyle dapat mag-revolve sa, no? Ngayon, bakit naman sinasabi nung isang sekta na dapat ay Sabado, hindi Linggo? Yan, yung kanilang contention. In fact, yun ang lagi nilang sinasabi. Alam nyo, mga mababait naman to, very, ano, mga sincere na persons. Pero dapat, kaya nga tayo mayroong exegesis, meron tayong hermeneutics. Why? Makita natin ano ba yung tinuro sa kanila, ano ba yung para sa atin. Ngayon, ito yung babanggitin natin. Now, the Lord spoke to Moses saying, now, sa verse, ano to, no? Exodus 31. So, farther along the book, ano? Now the Lord spoke to Moses saying, now as for you, speak to the sons of Israel saying, you must keep my Sabbath for this is a sign between you, Israelites, me and you throughout your generation so that you may know that I am the Lord who sanctifies you. So yun yung sabi niya. I am the Lord who sanctifies you. Tapos sabi niya, furthermore, sa verse 17, it is a sign between me and the sons of Israel forever. Kanino raw yun? The sons of Israel forever. Diba? For in 6 days, the Lord made the heaven and the earth, but on the seventh day, he ceased from labor and was refreshed. No? Gayahin ng Panginoon, gayahin nyo, parang sabi niya. Okay. So, sa panahon naman ngayon ng ating Panginoon, kasi during this time, sa time ni Jesus, naging sobrang legalistic naman ang mga Pharisees. To the extent, ang pwede ka lang daw lumakad, 1,000 yards. Halimbawa, naubos mo na yung 1,000 yards. Hindi ka na pwedeng gumalaw. Yan, ganun ang sobra. Sobra yung pagka, ano nila, pagiging legalistic. Pagka dumura ka daw, no? Pwede raw dumura, pero dapat dumura ka daw sa mga bato. Ha? Hindi pwede sa lupa. Bakit? Kasi pag dumura ka daw sa lupa, tatakpan mo pa ng lupa. Di ba? Pag tinakpan mo ng lupa, gumalaw ka na naman ng ekstrang galaw. Oh, na-violate mo na raw ang sabat nun. Pero kung sa bato raw, at least matatago na yung dura mo dun. So, ganun sila kaligalistic. Kaya nung dumating ang Panginoon, nandito siya, nagtuturo, nagpapagaling, gumagawa ng ano niya, work, discipleship, di ba? My Father is at work until now. Kasi sabi nga niya, yung Sabat is meant to be a blessing sa mga people ni God. Ito, he came to not on the first day of the week, mamaya yan, oh. Dito, he came to Nazareth where he had been brought up as was his custom. And he entered the synagogue on the Sabbath and he stood up to read, no? The Lord Jesus Christ observed the Sabbath because he is a Jew. Diba? San din siya ni Jacob. Yan. Ginagawa niya. Ma-attend siya ng synagogue during the Sabbath day. Pero sa atin naman, kasi nung anong nangyari, ang Panginoon nag-resurrect during Sunday. Kaya ang naging custom ng mga Christian noon, pagkatapos niya mag-resurrect, on the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul began talking to them, intending to leave the next day, and he prolonged his message until midnight. So, anong ginawa niya?
No, ang Sabat ba sinabi ni Paul, ni Apostle Paul, it's me time. Magbabike kami, bibitch kami. But he, ano, gathered together to break bread, to teach, intending to leave the next day. Anong nangyari nga? Dahil sobrang nag-extend sila na puyat, nahulog si Eutychus sa third floor. No? Buti na naawang Diyos, binuhay pa rin si Eutychus at walang damage. Nakatulog kasi sa sobrang pakikinig. Why? Kasi alis si Paul. So, the Apostle Paul is using the yung first Sunday, tapos yan naging, na rin na naging kalakaran ng mga Kristiyano to worship during Sunday. Why? Alam niyo ba yung new wine skin? Ganun kasi, hindi kasi nila maipaso yung lifestyle ng Christianity dun sa Jew. They need to make another day, no? Para yung iba nakaka-attend pa rin sila kasi ano pa yan eh, parang nagta-transition. So on the first day sila nagmi-meet. So why, bakit ganun ang sa ating mga Christian? Hindi na pinagtatalunan yung araw. In fact, merong mga Baptist na Seventh-day Baptist. No, narinig ko yun, nagtaka nga ako eh. Pero accepted sila. Yun ang gusto nila eh. Basta yun yung rest nila. Basta hindi nakasalalay sa kanilang pagsunod ng mga works na yun, yung kanilang kaligtasan, yun ang mahalaga. Diba? So, pero tayo, sa ating denomination, sa history ng Christian, Sunday na tayo nag-worship. Yun na yung Sabat natin. So, pero hindi naman ibig sabihin na hindi na natin i-honor yung Sabat natin. We need to honor our Sabat day, our agreed upon Sabat day. Oh, meron tayo. Halimbawa, kung Christian ka, napunta ka sa Middle Eastern country, ang day off nyo, karamihan, Friday. So anong gagawin nyo? Hindi, Sunday tayo. Hindi tayo pwedeng ano. Hindi pwede. You need to adjust. Kaya ang nangyayari, ang worship service nila, Friday. Kasi yun yung agreed upon Sabbath day nila. But they need to use that day for the Lord, to study His word, no? To teach, to evangelize, to make disciple, and then to make yung parang respite doon sa kanilang mga gawain. Karami, alam mo, karamihan sa mga Pilipino, mahilig sa overtime, lalo sa Australia, no? Nawawala yung pagiging Kristiyano. Kasi triple pay ang mag-work ka. But kahit pa ganun, dapat i-honor natin ang Panginoon. Huwag tayong, we are spiritual persons din, no? Lagi nating tatandaan yan. So, ang Panginoon, sabi nga niya, He is also the Lord of the Sabbath. Diba? Ang ating Panginoon. At sabi niya rin, kaya nga kinakalaban niya yung mga Pharisees because He wanted to tell them that the Lord made the Sabbath for the benefit of man. Kaya pag sinabihan tayo ng Panginoon, ang ating pag-observe ng Sabbath is a blessing. Will be a blessing to you if you observe it. Okay? Ganun naman, pag nag-obey ka sa Panginoon, ay maririp mo yung benefit niya. So, make it holy. Si, isang magandang illustration dito, si Eric Liddell, no? Yung runner. At siya yung pinakamabilis sa 100 meter dash. Siya yung pinakamabilis talaga. Walang tatalo sa kanya. Pero nataon na yung kanyang pagtakbo, Sunday. So nagalit. Sabi niya ngayon, hindi po ako tatakbo kasi Sunday yan. I want to honor God. Hindi po ako tatakbo. Kahit pinressure na siya ng British, ng buong Olympic. Sabi niya, hindi po ako tatakbo. So, iba ang nanalo. So, ang nangyari sa kanya, sabi niya, pwedeng Monday na lang ako tatakbo, yung 400.
which is not his forte. But he wanted to honor God. So, dun sa sa 400 meters, hindi siya ang favorite doon. Pero kung in-honor niya si God, in-honor siya ni God. Siya ang nanalo dun sa 400 meters, no? At meron pa siyang ibang nakuha ng mga medals. So ganun si Eric Leider. Isang maganda, no? Chariots of Fire yung pelikula na yon. Okay. Since yung rest natin embedded in the creation, we cannot fight it or resist it. But rather we need to abide by it. What we should do now is to be sure that we are purposefully and sincerely doing our best, and even for our families, to make the Sabbath holy so that it will truly be a blessing sa atin, no? Sabbath for Christians was historically every first day of the week because the Lord has risen on Sunday, no? Yun yung parang naging kaibahan na transition. So, what we need to do, we need to have proper regard for God's name and also proper regard for God's designated Sabbath. No? So, yung dalawang bagay. You shall not take His name in vain, and you should remember the Sabbath day and to keep it holy. God commanded the Israelites to regard His name and the Sabbath with holiness in order to bless them. So, lagi niyong tatandaan yun, ha? That the Lord bless the Sabbath, He makes it holy. If you make it holy, you will be blessed. Huh? So, parang ganun yun. Tawag doon, parang chiastic. God bless it. Make it holy. If you make it holy, you will be blessed. Okay. So, pray, no? That we will always be reverent, be careful to use God's name, to be able to avoid participating in talks, activities, kahit yung joke, no? Kahit yung name ng Holy Spirit, name ni Jesus Christ, name ni God the Father, even yung attributes niya, do not participate. Do not be the one who will dishonor that. Kasi sabi nga niya, He will not leave that person unpunished or guiltless that does not honor His name. Pray that we will regard as holy God's designated Sabbath, to purposefully use it to worship, to study His word, to evangelize, to make disciples, to rest, to reflect kung ano yung ginagawa ni God sa atin. Tayo manalangin, mga kapatid. Salamat po ng marami, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mapagpala. Ikaw din ang Diyos na banal. Ikaw din ang Diyos na maawain. At Diyos din nagbibigay ng purpose and meaning sa aming buhay. In fact, Lord, nilay down mo na yung mga bagay na magiging pagpapala sa amin. Tulungan mo kaming mauunawaan ito at tulungan mo kami na ito yung aming nanaisin sa aming mga puso, sa aming mga kalooban, at ito rin yung aming gagawin. Help us, Lord, na magiging aware na hindi namin magamit o hindi kami maging participant sa paggamit ng iyong pangalan sa walang kabuluhang mga bagay. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na honor ka sa pamamagitan ng pag-honor sa iyong designated na Sabbath, yung time namin para sa iyo, purposefully, intently, ganun din time namin to do your work, to study your word with one another, and also to reflect upon what you are doing sa aming buhay, and also to give respite to us sa aming mga work. Help us to trust you na ito yung aming gagawin. Maraming salamat, Panginoon, sa time namin na mapag-aralan ng iyong salita. Salamat sa time na ito. We pray ang iyong blessing
sa bawat isa na nakikinig, maging sa mga households ng bawat isa na nire-represent. We ask also ang iyong patuloy na paggabay sa amin for the rest of the week. Hiling namin, patuloy mo kaming kaawaan, ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan, anumang panganib, anumang sakit at karamdaman. Ikaw din, Panginoon, ang gumabay sa amin, magbigay ng iyong pagtuturo at mga tamang desisyon. Ikaw din, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng pangailangan. We are also thankful sa iyo, Panginoon, sa iyong papala, pagpapagaling sa aming mga kapatiran at patuloy na pag-iingat sa bawat isa. May you be honored and be praised, Father. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak, ng aming tagapagligtas at Panginoon, si Jesus Christ. Amen. God bless you, mga kapatid. Yeah.